Naliwas sa score ng mga judge, si Manny Pacquiao raw ang panalo sa unofficial scorecard ng ilang sports authorities at maging ng punch statistics. May paliwanag dyan ng ilang eksperto, gayon din ang isa sa mga hurado. Saksi si Mav Gonzalez. He's looking. Tatamaan ba siya sa ulo? Kumani ng batikos ang ginawang pag-score ng tatlong hurado sa labang Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Sa scorecards nila, makikitang sina CJ Ross at Dwayne Ford, parehong kay Bradley binigay ang score na 115-113, habang si Jerry Roth ang kaisa-isang nagpanalo kay Pacquiao. Malayo ito sa obserbasyon ng marami, katulad ng ilang Hollywood celebrities tulad ni Justin Timberlake, Jessica Biel, Miley Cyrus, Chris Daughtry, Kim Kardashian at Paris Hilton. Ito rin ang tingin ng ilang kapaboksingero, gayon din ang ama ng maituturing na numero uno niyang karibal at kritiko na si Floyd Mayweather Jr. I think Manny won the fight, but likewise, on the other side of the wall, the last time Manny fought against Pacquiao, and Marquez fought against Pacquiao, he lost. He should have lost. It's a close fight. Maging sa tala ng CompuBox, lumalabas na kahit mas maraming suntok si Bradley, 19% lang nito ang tumama, kumpara sa 34% na suntok ni Pacquiao. Maski sa power shots, lamang ang pambansang kamao na may 190 kontra sa 108 ng Amerikanong boksingero. Pero paglilinaw ng mga boxing experts, hindi total na suntok ang iniiskuran kundi per round. Pag tinali mo yung punches landed on, sobrang layo ng lamang ni Pacquiao. But in the tally of the number of rounds won, it's still 3-3. Yung mga judges, hindi naman tumitingin sa bilangan ng punches yan eh. They look at four things, you know, aggressiveness, ring generalship, cleanness of punches, and defense. It's a total package. Pero bakit kaya si Pacquiao din ang panalo sa unofficial scorecards ng ilang sports authorities gaya ng HBO, ESPN, at Yahoo Sports, kung saan per round din naman ang scoring? Ito rin ang lumabas sa sariling scoring ng mga apo ng Filipino boxing legend na si Gabriel Flash Elorde. Sa akin, close lang yung laban eh. Tama yung score nung isa, 115-113. Pero, in favor of Pacquiao ako. 4 rounds lang siguro yung nakuha ni Bradley. Sa panayam ng Yahoo Sports, iginiit ng judge na si Dwayne Ford na si Bradley talaga ang nanalo. Aniya, kung mala American Idol ang labanan, tiyak na si Pacquiao ang panalo pero di raw ganoon ang boxing. Ibinigay lang daw niya ang kanyang tapat na opinyon. Ayon sa isang boxing expert, posibleng iba-iba talaga ang tingin nila sa bawat suntok, depende sa kanilang pwesto. Well, sa judging kasi, it's the one of the most unscientific ways of judging in all of sports. It's very subjective eh, yung pag-judge. At saka, isipin mo, pag nag-judge ka, nasa isang sulok ka lang, hindi mo nakikita yung mga replay, wala kang mga ibang monitor. So, nakikita mo lang kung ano nakikita mo sa angulo mo. Mismong si Pacquiao, may pakiusap sa gitna ng mga batiko sa mga hurado. Doon sa mga nalungkot, mga kababayan ko, una-una, salamat sa Panginoon at maraming salamat sa pagdarasal ninyo. Ako yung nagpapasalamat dahil nakasuporta kayo. Alam ko, nagkaisa kayo na sumuporta sa akin. At salamat sa Panginoon. At espito na lang natin yung decision para ipakita natin yung pagka-professionalism natin at respeto natin para sa kanila. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.